Tumayo na po ang lahat. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sanina. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, dahan-dahan po tayo sa pagpasok. Huwag tayo magmamadali. Naririnig naman po ako sa labas. Gayun din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayong Linggo, paalala sa atin ng ating Panginoon, maging asin at liwanag sa mundo. Magbigay ng lasa, ng kahulugan, iwasan ang pagkabulok, at maging gabay tungo sa isang buhay na makabuluhan. Tungo rin sa buhay na walang hanggang ipinangako ng Diyos. Ngayon din ay pambansang araw ng panalangin at kamalayan laban sa human trafficking. Pagpanalangin po sana natin na maiwasan na at matigilan na ang illegal na paglilipat-lipat, pagkuha ng mga tao at pagpapadala sa ibang bansa o sa ibang lugar para sa ibang mga paraan na wala silang kalayaan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga biktima ng pang-aaliping ito. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Salud.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang magpapautang, nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siya'y itataas. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesus Kristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo.
Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Jesucristo, ako'y ilaw ng mundo at buhay ng alagad. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan. Sa iba sa atin, araw ng pamamahinga. Araw din ng pagdedebosyon sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil po dito ay palakpakan natin ang ating Panginoon. May kabuluhan ba ang ating pagiging Kristiyano at deboto? Lahat naman po tayo, kung tutuusin, no, kahit hindi natin aminin, siguro gusto rin natin na pag natapos na yung ating mga responsibilidad, o siguro sa kahuli-hulihan ay matapos na rin yung panahon natin dito sa mundo, gusto natin may maiiwan naman tayong mahalaga at maaalala tayo. No? Siguro yung mga may matataas ang katungkulan,
katulad ng mga boss sa kumpanya, yung mga namumuno sa pamahalaan, yung mga namumuno sa kani-kanilang mga eskwelahan, lalong-lalo na yung mga bata na nag-aaral ngayon, no? Siguro naiisip nila o naiisip natin kung kabilang tayo roon na sana naman pag natapos na yung termino ko, pag natapos na yung pag-aaral ko, pag natapos na yung pagtatrabaho ko, meron naman akong naiwang mahalaga. May mga natuto sa akin, may mga na bigyan ako ng inspirasyon, may natulungan ako, may maaalala sa atin. Kahit sabihin natin, mga ordinaryong empleyado, no? Na minsan, pasok, labas sa trabaho, o yung mga, nakikita yung mga sarili natin na wala namang espesyal, no? Kasi pag sa tingin mo, talented ka, talagang gusto mo, may maiiwan ka. No? Pero yung, kahit yung mga ganun, no? Sa mga pamilya natin, wala namang espesyal na, kumbaga, masasabi natin na napakagaling mong ama o ina o kapatid. Pero sa kamalayan natin, iniisip naman natin na sana kapag natapos na tayo sa mga responsibilidad na ito, sana naman kahit papano yung mga anak ko, napaaral ko at napalaking mga mabuti, hindi sila pariwara. Sana naman yung mga kaibigan ko, nakilala ako, kung mapariwala naman sila ng landas, naalala nilang itinama ko sila, o may mga naaalala kaming mga sandali na kaming magsama-sama at maging malapit sa bawat isa. Mga bagay po ito, mga kapatid, na bahagi ng ating kamalayan, bahagi ng ating buhay, no? Na hindi lang sana basta-basta dumating ka sa buhay na ito at basta na lang mawala, na para bang walang nangyari. No? Kaya nga ang pinakamalagim daw na kapalaran ng isang tao ay ang malimutang siya'y minsay na buhay. No? Bakit ko po ito sinasabi at ipinaaalala sa inyo? No? Sa atin pong mabuting balita ngayon, inilalahad ng ating poong Jesus Nazareno kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging tagasunod niya. Hindi ka lang basta-basta lumalapit sa kanya. At kapag tapos na ang kailangan mo, kapag nagawa mo na yung lahat ng dapat mong gawin, para bang walang nangyari. Malinaw ang pagpapaliwanag. Ikaw o kayo ay asin, no? Kayo ay liwanag ng mundo. No? Mga bagay na kung titignan natin ay mahalaga. Pero dahil masyado ng karaniwan, hindi na natin na kikilala yung kanyang halaga sa araw-araw na buhay. No? Hindi katulad ng sibuyas, nagmahal ng sibuyas. Ngayon, nakikilala na natin kung gaano siya kahalaga sa ulam. No? Mura lang naman ng asin. No? Pero nung mga panahong iyon, ang asin ay may mataas na halaga. Bakit? Hindi pa uso nun ang ref. No? At ang karne at ang isda, dahil nga wala pang icebox noon, ibinababad sa asin. Yung iba binabaon sa lupa para doble protection, tumagal at hindi agad masira. No? Hindi pa uso ang magic sarap. Kaya yun talagang pinagkukunan lang ng lasa, ng karne, minsan ng ibang mga gulay ay asin. Mahalaga po ang asin noong unang panahon. Siguro yung iba sa atin, naabutan yun. Minsan yun nga lang ang inuulam. No? Ganon din ang liwanag. Hindi pa uso ang bumbilya, hindi pa uso ang LED. Kaya kapag gabi na, madilim talaga. At kailangan mo
ng kahit papano sulo para makatungo ka dun sa pupuntahan mo. Para yung lugar na nilalakaran mo ay makikita mo. At kung gaano naging kahalaga yung mga bagay na yun. Ganun din yung sana ay kahalagahan ng pagiging Kristiyano, ng pagiging deboto. Na sana man sa iyong pananampalataya ay may nagbabago sa buhay. Sana dahil sa pagiging Kristiyano, nabibigay natin yung lasa, yung kahalagahan ng buhay, ng lahat ng nararanasan natin dito. Bilang liwanag, sana tayo ay nagiging gabay sa ating kapwa tungo sa Kanya. At napapaalalahanan tayo na bukod pa sa ganda at halaga ng buhay dito, ay may naghihintay pa sa ating buhay na walang hanggan. Sa madaling sabi, sana dahil naniniwala tayo sa Diyos, sana dahil tayo'y nagde-devotion sa ating pong Jesus Nazareno, nakikita ng ating kapwa na buhay at totoo ang Diyos, na mapagmahal ang Diyos, na mapagmalasakit ang Diyos, na may pag-asa at kinabukasan sa Diyos. Kaya paalala po sa ating unang pagbasa. No? Magandang paalala kasi may mga panahon na minsan, yung ating pananampalataya, nandito na lang sa simbahan. Paglabas, wala na. Kung gaano kaganda yung salita, kapag nagdarasal, ganun kasama ang paninira sa social media. Ganun natin bungangaan ang mga taong minamaliit natin. Kung gaano katapat sa pagsisilbi, minsan yung iba nagbibilang pa ng oras, nagbibilang pa ng gagawin, sila pa yung walang pakialam. Kapag ibang tao na ang usapan. Kung gaano tayo magpapagbigay dito sa simbahan, ganun din naman tayo kadamot sa kung ano yung kaya nating ihandog. Magandang paalala na yung ating debosyon at pananampalataya ay kasama ng pagpapakain sa gutom, pagtanggap sa naiiba sa atin, pagbibigay ng mga salita ng pagtatama at pagpapatawad at pag-asa sa iba. Mga kapatid, tinatawag po tayo maging asin at ilaw ng mundo. At bilang mga Kristiyano, ito sana yung maalala sa atin. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Tumayo na po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon tinatawag tayo ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Hingin natin ang biyaya sa Diyos tungo sa pagtatag ng Kanyang paghahari. Ating itugon, Ama,
ikaw ang liwanag ng aming buhay. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa simbahan, maging liwanag nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, habang kanilang sinasalamin ang iyong liwanag sa kanilang pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang paglilingkod sa bayan. Para sa lahat ng mga mamamayan, kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga kapatid na biktima ng human trafficking, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang sistema at mga gawaing sanhi upang maipangyari itong pang-aalipin sa kapwa-tao. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubugin mo muli silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang amin ding maakay patungo sa iyo ang lahat ng taong may mabuting kalooban at ang buong sangnilikha. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob.
Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob niyo po sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcements. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung meron po kayong naitatabing mga lumang palaspas noong nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa Feb 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. At patuloy pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agaran na po tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay kami, niloob mong makapakinabang.
Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Jesus Nazareno, sinasamba.